teacher, na police, kahit siya ay criminology student. Na-verify na rin ba natin na meron talaga siyang teacher na police? Actually, sir, we're still coordinating with the admin and the PNC po regarding po dito kung meron pong connection yung teacher po na police po. Lahat daw ata ay ng pamilya itong FB account ni Jovelyn at doon makikita text ba o chat? Text po yan, sir. Ma'am Jovelyn. Yes po, sir. Meron po kayo nakita doon sa text na nagagalit po itong si Karen, yung may-ari po nung o amo po ni Ma'am Jovelyn. May kaibigan po kasi yung ate ko, best friend niya po yun. Nakapagkwento po yung ate ko one time na aalis na nga po siya sa work. Tapos tinanong niya kung bakit. Tapos sabi niya, may time daw kasi po na nag-text yung lalaki po sa kanya. Pero regarding lang din naman po yun sa ano, sa product. Tapos pagpunta daw po ni Jovelyn sa store, dinirect to the point. Hello guys. So ayan, sa panayam ng isang reporter ni Rapi na isa pa lang tong nag-aaral ng criminology si Jovelyn, no? So sa pagkakaalam natin, pag ikaw ay nag-aaral ng criminology, meron yang mga teacher na mga police, which is yung mga teacher na yon ay malaking ranggo. Malaki yung ranggo nila kasi sila yung nag-kandak ng mga literature, no? So while conducting their lessons, so kailangan po yung teacher nila ay isang PNP chief talaga, o di ba? Kaya katulad ng isang major or isang colonel or isang pinakamababa, no? Ano na natin? Yung pinakamababang ranggo sa commander in ano lang sa commander sa kanilang station. Kasi pag ikaw nag-graduate ng dati ano yan eh PME yan eh PME dati. Pag nag-graduate ka ng PME, automatically ano ka commandant ka sa isang station. Ganun 'yun. So nakuha natin no yung info no na nag-aaral pala to ng criminology si Jovelyn. So, let's proceed. Point daw po siya ng kanyang ma'am na bakit daw kailangan pang mag-text sila or mag-usap sa text. Pwede naman na i-direct na lang kay ma'am kung may tanong. Ganun po. Ah, so naninita lang itong may-ari si madam. Bakit? Yes. So, ang pagkakaalam ko dito, no, maraming anggulo. So, pwedeng tawagin natin yung mga employer niya kasi may connection at saka itong PNP teacher nila, no? Pwede din. Isa din 'yan, no? Suspect din 'yan. Hindi natin patatawarin 'yan kahit nandiyan 'yan sa service, no? Sa serbisyo, public servant kasi we cannot allowed here in our country na ikaw ay magiging public servant tapos sa ikaw ay gagawa ng crime, eh hindi talaga maganda yan. Kailangan bitayin talaga yan. Kasi that is very very dangerous to our society. Kasi mayroong mga barilyang mga authority natin, eh kung gawan tayo ng masama, wala tayong magagawa. Kaya kailangan talaga tutukan yan ng ating mga politician at malagot ang kung sino ang gumawa ng krimen, kahit sino pa man yan, managot talaga yan. Kahit mayor yan, kahit congressman, kahit governor, or kahit PNP chief yan, managot yan. At kailangan ikulong talaga. Pwede naman dumeron sa kanya, ba't dumadaan pa doon sa kanya, mister? Yes, sir. Yun lang po, nasundan pa ko ba yun? Hindi na. Hindi na po, sir. At kailan lang po ito? July? Ako niya, napasalaysay sa kanya paano yung nagawa yung krimen, hindi niya maibitay. Tama? Yes. Yung ba yun? Tama po, sir. Sherry? Idol. Tumawag kayo sa kamkrami. Gusto ko mabigyan ng police assistant si Mary. Yes, sir. Coordinate. Ayan, oh. So, doon pa lang may butas na. Meron ng tayong nakikita na lapses. Kasi if you are the criminal or if you are the suspect of this crime, alam na alam mo ang ginagawa mo, no? Kasi ikaw yung gumagawa, imposible naman na hindi mo alam kung ano yung mga ginagawa mo. So nakalimutan na niya.
Parang nakalimutan na niya yung ginawa niya. So siguro may amnesia to. Kasi ano eh, napaka-awkward naman na ikaw yung gumawa, na nakakalimot ka na agad. Hindi ka makakalimot at memorize mo yun hanggang mamatay ka. Pag hindi ka lang nagkasakit ng amnesia, kahit mamatay ka, no? Eh, hanggang mamatay ka, hindi ka makakalimot sa mga ginagawa mo. Yun ang totoo. Correct me if I'm wrong. So, ipagpatuloy natin. Mga reporter natin, ayoko na naaras at natatakot. Dapat well protected yung mga reporters natin. Yes, okay? Po.